Ito, ito, picture number 4. Wow! Akala mo mga play. Ay, si Jay din pala. Si Jay Mendoza, kasama natin. Kwento mo naman dito, Middle East Tour. First tour pa lang. Siya, bata-bata ka pa dito pa, wa? Sobra. Sobra. Sobrang, ano, ilang taon lang ako niyan, eh. Bata-bata pa ako niyan, eh. Anong ano to, 2007 mo? Siguro ito, pa, 2007. Mga 07, tsaka dalawa yan, eh. Magkasunod, di ba? Isang 07, isang... 2007, 2008, 2009. Oo, 2 years in a row. Nakasama mo kami. Kumusta yung experience mo with the tour, yung GMA tour? Sobra, hindi ko makakalimutan yan. Yung business class, naging economy, oh. Ang laki-laki ng business class ng Qatar. Pero lahat kami ayaw mag-ano, kailangan magkakadikit kami. Tapos, nahirapan sa amin yung Qatar kasi naubos yung alak sa aeroplano. Sabi ko ng stewardess, eh. Binuksan na lang dun yung drawer, eh. Oh. Kayo na lang kumuha dyan. Nandyan lang yung lahat ng alak ko. Hindi kasi, isipin mo, puro mga players, tapos magkakaibigan. Tapos, lahat kami nasa isang lugar na, ano, kawawa yung ano eh. Napuno natin yung business class. Naalala ko, may isang tao doon na hindi taga-aten, hindi natin kagrupo. Kawawa eh. ang ingay-ingay. Sa lounge pa lang, ubos na yung alak eh. Tapos pag malaki yung ano, matagal yung pahinga natin sa ano, sa Qatar, ang ganda ng first class lounge. Order kami, yes, ng order ng steak kasi nagkataon mga Pinoy din ng ano eh, mga Pinoy din yung mga waiters eh. Dinalo tayo ni Jay. Nasa business class lang pero napunta sa ano, first class eh. Nagpaspa. Lahat. Alam mo ano, sayang nga actually, sana bumalik yung ano, yung ganong... Sobrang enjoy kami doon. Maliban sa magkasama tayo. Tsaka, nandun tayo parang nagbakasyon lang eh. Wala nga pressure yung laro natin. Correct. Tayo para mag-entertain lang. So, sarap. Correct. Sana nga maulit. Memorable sa akin yun, personally. Oo, eh. Tsaka after no, nagtuloy-tuloy naman, di ba? Pagdating natin sa Pilipinas, we remained connected, ika nga. Yes. Kaya kahit ako hindi ko makakalimutan yan. Nakala ko nga Europe na yung susunod na pinaplano nun eh, di ba? Oo, ma'am? Nagpa-plano. Oo, nagpa-plano ng Europe. Kaya lang, siyempre, hindi ko lang sure. Hopefully next time. Binan daw tayo eh. Kaya wag na yan. Wag na yung grupo na yan. Iba naman. Wag na yan. Ang gugulo niyan. Tapos pag naglalaro, puro kang karot. Puro lasing pag naglalaro. Ito, kwentuhan lang naman to, ha? Oo! Oh! Pasensya na sa mga... Ito sa happy experience. I'm sure, guys, ako, bata ako, I'm younger than Nolly kahit pa paano. Pero sa akin, malaking karangalan yun. Kasi pinapanood ko si Nolly sa ano, sa TV. Alam ko yung laro niya. Tapos isipin mo kalaro mo. Tapos pinapasahan ka ng bola. Hindi ko siya masalo. Pero pinapasahan niya ako ng bola. At saka si Nolly, at saka si Antonio, at saka si Nolly, nung nasa Middle East kami, nag-ahit ako eh. Bagong ahit ako. Tinakot ako ng mga tao doon. Naku, ba't ka nag-ahit? Pag nagbanyo ka, baka sundan ka ng Arabo. Baka anuhin ka. So tuwing nagbabanyo ako, sinasamahan ako ni Nolly at saka ni Antonio. Sabi nila, baka daw bigla akong ganunin. So sabi ko sa kanila, samahan niyo ako lagi. So tuwing nagsisiyar ako sa public area, kasama ko yan, si Nolly, si Antonio, si Jay Mendoza, silang tatlo. Para akong may bodyguard. May mga bouncer, eh, no? Oo, bouncer. Bunso. Ako kasi pinakabata, eh. So basically, bunso nila ako. So sobrang saya. Sana talaga maulit.